Paul Rico Galanzoga Meyerhofer, also known as Rico Meyerhofer. He was born November 4 of 1985 in Puerto Galera, isang Australiano ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay isang Pilipina. Filipino former professional basketball player and current assistant coach for the Imus SV squad of Maharlika Pilipinas Basketball League. He was drafted second overall by the Pure Food Standard Juicy Giants in 2009. Naglaro siya sa PBA since 2009 to 2018. And alam niya din ba na 2 times PBA champion siya noong 2009 to 2010. Naging 2 times PBA All-Star din siya noong 2010 and 2012. He was a PBA Rookie of the Year noong 2010. He made an immediate impact on the team as an athletic and rebounding combo forward. At ngayon, siya naman ang ating ambush interview. Sasagutin niya yung mga may init na katanungan niyo, mga ka-amazing dito sa PBA Moto Club YouTube channel. Rico Meyerhofer. Rico Meyerhofer. Ako naman ang tatanungin niyo, ganun. Sa comment section natin sa PBA Moto Club, masyado ko daw pinagtatanggol si Coach Shot. Unang-una po sa lahat, lahat ng Pilipino disappointed. Pero it doesn't mean na i-disrespect natin yung nag-serve sa country natin. Ang bawat isa na basketball players ng Gilas Pilipinas, including lahat ng coaching staff pati utilities, Boss Ramon, MVP, kahit yung mga ball boys, disappointed din sila sa sarili nila. There's no doubt. Mas malungkot sila kaysa sa atin dahil nag-failed sila. Hindi ko siya pinagtatanggol eh. I respect them. Kung mawawala yung respect natin sa isa't isa, kung ibabash natin yung mga tao lalo na nagsuserve sa country natin, andito tayo sa home court natin. Magiging domino effect yan. Pag binash natin yung coach natin ngayon, sino yung gusto pang maging coach ng Gilas? Na may probability, kung matatalo ulit tayo, ibabash din sila. Ipapaltan man natin siya, yan naman talaga sa basketball, alam naman ni Coach Shot yan eh. Pag hindi ka nagperform, next in line yung ibang mga coaches. Pansin ko kasi kanina kasama natin si Kuya Alvin Patrimonio. Uh-huh. Tinanong mo siya, di ba? Yes. Ayaw niya lang magpa-interview, pero never niyan sinisi si Coach Shot. Anong sagot ni Kuya Alvin? Coach Shot did his best, pero yun nga sa basketball eh, may mananalo, matatalo. Unfortunately, tayo yung natalo. Palagi, tayong natatalo. So, automatic na yan eh. Hindi na natin kailangan iba si Coach Shot. Hindi na natin kailangan maggawa pa ng mga comment na nakakasakit sa kapwa. So, lahat ng mga connected kay Coach Shot, masasaktan sila. And kung ang Gilas Pilipinas natin ngayon is pamilya yung tratuhan nila, anong mararamdaman ng mga players? Na anak ni Coach Shot ang pakiramdam. Stop bashing. Malulungkot din yung mga Gilas players natin na binabash natin yung tatay nila. Apektado ako. There's no doubt kasi parang hindi ako nakatulog before. Pero eventually nasanay na ako. Yung mga nagbabash or nag-hate sa PBA Moto Club or sa akin. Siguro hindi sila sangayon sa mga opinion or sa mga sinasabi ko. At the end of the day, itong PBA Moto Club, this is our way para makatulong sa kapwa namin. Yeah. Of course, nasasaktan ako, syempre. Nasasanay na ako. And opinion ko to eh, hindi sila sangayon, bakit ka magagalit? Yung opinion mo, hindi rin ako magagalit. Promise. This is a free country. Oh, hindi naman masama yung intention namin eh. Like, for example, ng pag-compare ko daw kay Jordan Clarkson sa kay Justin Brownlee. Hindi ko sila kinocompare. There's no doubt, mas magaling si Clarkson. Mm-hmm. Ang sa akin lang, yung sistema ng Gilas, iba pag andun si Justin Brownlee. Yun lang yun. Sa sistema lang tayo nakabase, hindi tayo sa skills. Kahit kapwa mo, kahit sarili mo, huwag mo i-compare sa iba. Bilang isang former PBA player, kung ikaw ang isa sa mga maglalaro sa FIBA, ano ang magiging stand mo sa nangyayari ngayon? Masakit. Kasi, first of all, nakita mo nga, umiyak nga sila Junmar. Ako, ang stand ko dyan, dapat tayong government natin, saka yung sila Boss Ramon at si Sir MVP, dapat nagtutulungan tayo lahat.
para maka-Olympics tayo dahil malaking factor yung Olympics sa bansa natin. Itataas yung economy natin, gaganda yung tourism natin. Magkaisa tayo kung gusto nating habaan yung preparation. 4 years! 4 years na preparation, tingnan natin, di ba? Iba magiging effect niyan. I'm not sure kung andyan pa si Coach Chot. I think hindi rin gusto nila Coach Tim paltan si Coach Chot. Ano yung mararamdaman ni Coach Tim Kun? Yung head coach niya, binubu, mag-start pa lang yung game. Assistant coach ka, gusto mo ikaw ang pag-feel? Paano kung matalo rin si Coach Tim? Domino effect yan sa lahat. Kunyari, ikaw yung coach, tapos binu ka ng crowd, anong gagawin mo? Gagawin ko yung motivation yung pagbu nila na I will still do my best para ma-prove wrong ko sila. I'm sure ginawa niya yung ginawa niyang motivation yung pagbu sa kanya. But at the end of the day, natalo pa rin siya. Pero ito yung question ko. Talo si Coach Chot, talo yung gilas natin. Pero yung sa mga taong bayan, lumaban ba ang gilas? Lumaban, di ba? Bumaba pa nga ng 4 points yung lamang. Lahat ng game natin, lumaban tayo. Hindi dapat tayo nahihiya. Wala tayong dapat i-bash. Pati tayo magalit. Lahat sila lumaban. So parang sinasabi mo yung mga hater ni Coach Chot. Parang hater mo sa PBA Motoclub. Nagalit ba yung 12 na players niya sa kanya? Siya ba ang sinisi? Hindi, di ba? Pinagtatanggol pa nga. Pinagtatanggol nila Kiefer, nila Junmar, nila Japet. Kung nasa harapan mo si Clarkson, anong gusto mo sabihin sa kanya after the game? Pass the ball. Ito ang scenario ah. Narinig ko kasi dun sa timeout ng coach. Attack Clarkson. Make Clarkson work. Ibig sabihin, padrive niyo si Clarkson, i-double team niyo. Naniniwala yung mga kalaban, hindi niya ipapasa yung bola. Nakaka-proud na meron tayong representative ng Gilas sa NBA. At the end of the day, ang baba ng percentage niya. Alam mo kung bakit? Kahit si Michael Jordan ka pa, pag dinouble team ka, mahihirapan ka makashoot. Plus, yung dumudouble team pa sa kayo, si Clarkson, 6'3", 6'4 lang yung height. Pero yung dumudouble sa kanya, 6'11", 6'10", kumihelp defense. Doon tayo sa systematic na, ano, the drive si Clarkson, ipapasa niya. Or may the drive na kakampi niya, ipapasa kay Clarkson, take the shot. Hindi yung i-create mo half court pa lang, nakaka-drain yun, naubos yung energy niya pagdating ng fourth quarter. As a perspective ko lang ha, dahil syempre, hindi naman tayo genius, but naging trabaho rin natin yan professionally for 10 years. Gusto kong ipasok dun sa 12, pasok ko yung Kabueba nga. Gusto ko talaga siya dahil lumalamang na yung kalaban, ipapasok ko siya for energy. Crowd mover ang tawag kay Abueba. Pagka pumasok siya, sisigawan yung mga tao. Kukuha ka ba ng import o hindi? At bakit? Dahil si sinabi ni Miller na ayaw niya nalang mag-import. All Filipino na lang. Ako, syempre advantage yung may import. Pero gagamitin natin ng tama. Hindi natin papagudin, hindi natin pagtatrabahuin mag-isa. International to, hindi naman to NBA. Hindi rin to PBA. Kung meron ka wish or gusto pa gawin sana bilang isang player, ano yun at bakit? Siyempre, lahat naman ng mga PBA players, main goal nila is to win more championship. Mm-mm. And of course, personally, may award din. You win the championship at the same time you won the finals MVP or individually MVP. Yung mga award na yan, contribution yan sa life work mo eh. And nakakapagpataas ng salary yan. There's no doubt. Tama. So lahat ng mga PBA player, kung sasabihin nyo hindi nyo gusto maging MVP, kaya tayo nagbabasketball dahil bawat isa sa atin gusto makuha yung award na yan. Sinong gusto mo ipalit as coach ng Gilas? Ako, gusto ko yung Tad Baldwin. I will still consider si Coach Tim. Dahil yung triangle niya, pwede. Ang core ng Ginebra team, yung best of the best ng Ginebra, na tumalo sa Bay Dragon. Kasi yung Bay Dragon, parang international team din yan. Eh. Mm-hmm. May 7-footer pa. Ipasok mo si AJ Edu, si Kai Soto, si Justin Brown, si Jordan Clarkson, reserve mo. Gusto ko talaga si Justin Brown dahil alam na ni Coach Tim paano gamitin yan. Eh. Ipasok mo na rin si Abueba sa Ginebra. Mm-hmm. Para may crowd mover tayo. Sino yung pinaka-hate or rival player mo sa Ateneo before? O, UAAP to, reminisce. Tagal na nun ah. Actually, pinaka-gusto ko. Hindi mo pa nasagot to. Pinaka-gusto kong kalaban nung Ateneo. Hate. Gusto muna. Hate nga. Gusto ko nga muna. Sige. Si Doug Kramer.
si Doug Crane. Ikon kasi si Doug. Pagka nag-charging ball ako, nagagalit siya. Tapos pinakaayaw ko na. Ano bang binabantayan mo dati? Sila Al-Husseini, yan. Baklaw, yan. Di naman hate. Gusto ko nga silang kalaban. Bilang pagtatapos, ano ang message mo sa mga PBA fans at ano ang mga future activities ng PBA Motoclub? Salamat sa mga PBA fans. Sumuporta noon nung naglalaro pa ako. And na-appreciate ko kayong lahat. Siyempre, andyan kayo palagi. And sa mga sumusuporta ngayon sa PBA Motoclub na tinayo namin, nila JJ, nila Pingris, nila James Yap, Mark Agiwa. Thank you. Thank you sa inyong lahat dahil andyan kayo sumusuporta. Lalo na dito sa YouTube channel natin. Nakaka-amaze na kahit tapos na kami sa basketball career namin, andyan pa rin kayo. So, inyosuportahan nyo yung addict high namin, yung mga project, yung mga charity work namin. Yung mga PBA Motoclub members natin, umiikot tayo all around the world. Siyempre, may domestic tayo, may Philippine tayo. Tapos, meron tayong New Zealand, Dubai, Bahrain, Abu Dhabi, Saudi, Canada, UK, US, UK. So, hopefully, kababayan natin all over the world. May isa-isa namin kayo dahil kami sa PBA Motoclub, fan ng mga OFW, mga kababayan natin. Dahil malungkot sa ibang bansa eh, pagka lumipat ka dun, pag Pinoy ka, di ba? Pupuntahan namin kayo at papasayahin namin kayo, makipagkwentuhan kami sa inyo. Makita lang namin na mag-smile kayo pag dumang ka ko or tumipon si JJ or dumang si Pingris or lumayap si Gako, tumipon si Hontevero, saka si PJ Simon, si Willie Miller, nag-fade away. Fulfilled na yung pagdayo namin sa ibang bansa. Tauranga po sa September 10, September 17 naman po sa Auckland. So kita-kita po tayo sa New Zealand. And then pag uwi namin from New Zealand, kita-kita naman tayo po sa Dubai sa September 30. And yung UK po, April 2024. Keep in touch po kayo dito sa PBA Motoclub. And hopefully, mapuntahan namin lahat ng country na mga nanonood dito sa YouTube channel. At huwag nyo pong kalimutan, sana i-support nyo rin po ang Meyerhoff Forever na YouTube channel. Kasi yan po yung vlog ng misis ko. Nagluluto po siya. Masarap. Wala pa ba? Ang galing po magluto yung misis ko. Tiyan mo, ang taba ako na oh. I am Rico Meyerhofer and I am... Amazing. Oh, yun lang alam. Pag-isip ko pa. I am... Amazing sagot. Ayan, wala nang alam. I am... Honest. Aww. Stay amazing. God bless po. And thank you sa mga questions nyo. ELE tayo. Everybody loves everybody. Bye-bye.